Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, so update tayo patungkol po kay Maine and Alden pa rin ngayong gabi. But before that, nice kong magpasalamat muli sa inyo walang sama pag-suporta sa mga daily updates patungkol po kay Maine and Alden. So eto na, simulan na po natin guys. So eto nga po, post lang po ni Maine Mendoza sa kanyang Twitter account. So makikita natin dyan guys na parang note to self. So para sa sarili niya to guys ha, pero marami po ang nag-react mismo sa post po na to ni Maine Mendoza. So yung account po ni Maine Mendoza dyan po sa Twitter is verified na po. Verified ng government. So makikita natin dyan guys, ayan o. So ang sabi niya po dyan is, kung pangit ang araw mo, mas pangit ka. Diba? So, napakarami pong nag-react mismo sa comment section. Mabuti na lang daw, maganda sila, ganyan. So, and then at the same time, guys, ito po ay note to self lang po para sa sarili po niya. Kung tinamaan ka, di ba? So, and then at the same time, may mga ano doon ha, meron ako nakita doon ng mga comments na may mga picture pa ng ilang admin sa Twitter. So, makikita natin doon guys na talagang nakakalungkot hanggang ngayon hindi pa rin maka-move on mismo yung mga Mainers and Armin fans doon po sa issue po ng ALDAP, di ba? Ng ALDAP Nation. So, hanggang ngayon, nandun pa rin po sila mismo sa issue po na yun, di ba? So, masasabi po natin, nakakalungkot na meron pong ganitong mga sitwasyon na hindi naman nila alam kung ano po yung pinaka main point ni Maine Mendoza sa pag-post po niyan ng post po na yan. Baka mamaya, pangit lang po talaga yung araw niya this Saturday. Diba? Kaya naiinis siya sa sarili niya. Diba? Yun lang po yun. Note to self nga. Diba? Ibig sabihin, para sa sarili niya. So, kung tinamaan po yung ibang tao, dapat ang nakalagay doon, note to everyone self. Diba? Pero ngayon, note to self lang po yung post po niya. Ibig sabihin, it's either na lang kung talagang kung sa'yo, sa dating na sa'yo, is talamang tinamaan ka, wala rin siyang magagawa, di ba? Pero Kim and Mendoza, sa sarili niya talaga patama po yon. At ngayong araw na Saturday, pangit po ang araw niya sa pagpasok po niya sa Bulaga. Ewan kung bakit, guys. Pero the same time, ganun pa man. At least, kahit paano, nakita naman natin siya mismo sa TV, di ba? And also guys, so ito naman yung sumunod, may announcement po siya about po sa gagawin po niyang mga business pa. So papapanood niyo po dito yung video kahapon o kagabi ng kanyang pag-launch po ng My Riot Gaming. So in-announce na ito sa everyone and also pinakita na po yung mga partnership and also yung mga kasamahan po niyang big company with Universal, di ba? Yung mga ganun yung GMA and also marami pang iba guys. Talagang susuportahan po mismo itong esport ni Alden Richards. Kapag dumami pa yan, makikita nyo naman yung prizes o grand prize, which is sa grupo po, parang may 5 tao ang dapat kasali, 5 or more, sa group ng kasali po mismo sa ML tournament na gagawin po ni Alden Richards. Nandyan din po yung mga mechanics at yung patakaran po mismo doon po sa esport na palaro po ni Alden Richards. So, ang in-announce po niya, panoorin niyo muna to guys. Of course, our first big project is the Razorheads concert. It's happening this December 22nd and we're very excited about that. But moreover that... See guys, di ba? Sabi niya nga dyan, ang pinaka-first project niya this year, this business po niya na may Riyad, is yung concert po ng Eraserhead. So, ito guys, ito po yung isa sa pagpupukusan po ni Alden Richards ng kanyang business ngayong bagong matapos po ang taon, ang Eraserhead concert na isa sa mga business venture po niya. And also, yung Maine Mendoza again. So, may binubuong proyekto po Maine Mendoza ang kanyang management, which is the APT, and also the AAA. So, ayun po yung isa sa mga, di ba nag-meeting po yung mga pamunuan po ni Maine Mendoza? Na kung saan, guys, alam ko naman, kahit magkaroon ng project si Maine, kahit wala na po, basta gumawa lang po si Maine Mendoza, hindi talaga niya, hindi talaga mapanoorin ng True Blooded ADN at ALDAP Nation. Dahil una sa lahat, guys, itong proyekto po is solo project na naman. So, hindi naman talaga po totohanin or hindi naman talaga papanoorin mismo ng mga ALDAP Nation, ayaw talaga nila sa solo project. Ayaw na ayaw po nila makikita si Maine and Alden na gumagawa ng proyekto nang hindi sila magkasama.
So, ang tawag po doon, hindi ka true-blooded ADM. Ganun po ang tingin po nila. So, kapag gusto mo sinusuportahan mo sila sa bawat proyektong ginagawa po nila, separate, hindi ka true-blooded ADM, hindi ka Aldab Nation. So, ganun po yung patakaran po ng true-blooded ADM at Aldab Nation sa kanilang mga isip at puso. Kapag true-blooded ka, kailangan doon ka lang sa proyekto ni Mina na Alden na magkasama po sila. Eh, paano kung wala nga magawa? Eh, diba? So, papaano na, diba? So, ang talagang inaasahan po nila yung gagawing proyekto ni Min and Alden na magkasama. Pero kasi sa pagkakataong to, napakalabo po mangyari po nun. Diba? Kahit anong ipilit man ng ipilit po ng mga fans, which is talagang kung salpukan ng salpukan yung management at yung mga fans ng Aldab Nation, boycott dito, ganti ng management, boycott dito, ganti ng management, walang mangyayari. Gantihan lang yung mangyayari and then the same time, hindi pagbibigyan talaga ng management, yung fans ng Aldab, di ba? Kaya masabi naman natin na talagang kung ako talaga, kung magmamahal talaga ako sa mga iniidolo ko, susuportahan ko sila kung anong talagang ginagawa po nila, separate man yan o together project, and nakikita ko naman na nag-e-enjoy po mismo sila sa mga proyektong ginagawa po nila outside the television, mga endorsement, and then the same thing guys, yung boycott, gumagana po siya. Diba? Sa mga Aldab Nation. Pero, yung pagsuporta po natin kay Min and Alden, sana huwag natin kakalimutan na nandyan pa rin po sila. Kahit na although bayad po yung mga proyektong ginagawa po nila, kahit i-boycott po ng i-boycott, nakita nyo naman guys, wala pa rin result. Diba? So, kumbaga, nasa mga chances na lang po ng mga endorsement ni Min, endorsement ni Alden, kung pagsasamahin uli sila, gaya po ng sa Vivo, di ba? Mag-antay na lang po tayo ng tamang panahon para po is talagang manumbalik po uli yung ganitong kung magkasama po sila. Di ba? Intay-intay lang po tayo, be patient guys, mga Aldab Nation. At saka masaya po natin guys, lahat naman po is talagang may hangganan. So kaya masaya po natin lahat po ng pangyayaring to ay may dahilan. So lahat po yan is talagang bukod tangi po para po Kimin and Alden lang ang pagsuporta po ng Aldab Nation. At hindi natin sila masisisi kung bakit nakapokus lang po talaga sa kanila yung mga proyektong gustong gawin po ng Aldab Nation para po sa kanilang dalawa. Sana nga daw po, is talagang maglaks loob na si Alden Richards na bumuo po ng isang proyekto, movie man yan o kahit ano, concert guys, basta magkasama sila ni Main, yun po yung pinaka-aantay po ng Aldab Nation. Sana dumating na po yung time na yun. So yun lang guys, thank you and see you for my next video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod kapag ngayon mga daily videos. Thank you and see you for my next video. Bye bye guys.